isa na namang may bagong updates para sa ating mga legit lover card. So, say Manalo, aba, meron tayong napakagandang aabangan sa ngayong Sabado. First lady ni Jose, mukhang ipapakilala na ang lahat ng yan. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang bell for more showbiz updates. Bago tayo magpatuloy, of course, nais ko pong i-shoutout at pasalamatan ang lahat ng mga legit lover cards. Grabe po kayo sa maporta. Talagang 100% ang support na binibigay ninyo sa EAT at sa lahat ng mga defender po ng EATT sa TB5 at ng TBJ. Of course, unahin natin, good news po muna tayo. Puro good news po yung ihahatid natin sa inyo ngayong araw. Dahil, iko-congratulate lang natin si Bossing. Dahil finally, ay in-announce na nga nung Lunes yung nangyaring gender reveal ni Bossing Vic at ng kanyang wife na si Miss Pauline Luna. At ang kanyang mga anak ay present nga sa naganap na gender reveal last Monday. At in-reveal na nga na it's a baby girl, ang kanila pong second baby. According to Miss Pauline, sa kanya pong panayam ay talaga naman naging emotional po si Bossing sa ito pong lumabas na gender reveal dahil isa sa mga prayer ni Tali ay magkaroon siya ng baby sister at yun po ay granted agad. Talagang sobrang nag-celebrate ang lahat. According to Miss Pauline Luna ay talagang inabot po ng gabi yung kanila pong kanilang celebration nung Lunes, kaya naman talagang very happy po ang lahat. At this is gonna be the first time na naranasan daw di umano ni Pauline yung baby gender reveal. Kasi nung first baby niya kay Tali ay ginanap po yun sa Itbulaga nung nasa GMA7 pa sila. But this time kakaiba po ang naganap na gender reveal. Congratulations Bossing for your second babies. And another good news, no? Ngayong araw nga ay talaga namang bidang bida at talagang pinasabog na naman ng EAT sa TV5 ang television dahil sa napakagandang reports at napakagandang mga feedbacks mula sa mga legit lover cards ang napanood. Bukod po dun sa mga technicalities at sa mga issues, no, na nagkalat na yun dahil tila baga sinasabi ng ilan na baka daw may sumasabotahe di umano sa TBJ kaya nawala. Pero ako dito si dito po sa kanilang segment sa Sugod Bahay Kapatid na talagang inaabang ng mga Pinoy, sinabi nila na ipinakilala nila sa publiko ang kanilang magiging official jingle sa kanyang pagtakbo bilang mayor ng Pangkalawakan. So aabangan po natin sa sabi yan. Yan ang ilan sa mga aabangan po natin, ano, dahil talagang excited po tayo. Kasi ang i-expect po natin talaga ang mga grupo ng Pletofa, ano bang klase ng grupo yun, yung nag-trending po yung kanilang ginawang jingle for Mr. Jose Manalo. Ang kaso nga lang ngayon, may inilabas po silang bagong songs. No, parang kinompose po yun ang ilan sa mga nagigit nila mga composer para po gumawa ng sariling kanta para dito kay Mayor Jose Manalo. Kaya naman sobrang punong-puno ang katanghalian ngayong araw. At although nakita naman natin yung pangyayari ngayong araw, pero hindi yun ang dapat natin tignan. In-announce din po kanina ni Mayor Niwali bilang Davao Guards ni Mayor Jose Manalo na magkakaroon po sila ng parang finding First Lady ni Mayor Jose Manalo dito po sa barangay. So, nabanggit ni Wally na this coming Saturday, magkakaroon po ng parang competition between Ellen at inimbitahan din po nila si Ellen bilang isa sa mga nais maging first lady nitong si Jose. Talagang masasabi mong kaabang-abang nga ang darating na Sabado dahil pinaghahandaan na po yan ng ating mga legit lover cards. At talagang sobrang happy ang lahat dahil napakaganda po ng pagtanggap ng tao. At talagang ito po yung segment na talagang hindi iniiwan eh. Nakatutok talaga ang buong sambayan ng Pilipino dito. At kung sumisilip-silip pa kayo sa kabila, dun sa fake Bulaga, wala talaga. Nagapak talaga ang viewers. Lalo-lalo na sa pre-TV, kahit na sabi mo malakas ang signal nila, pero EAT pa rin ang inaabangan ng maraming tao, lalo na ngayon, naglabas sila ng official nilang black box, diba? So, mas lalong lumakas at tumindi. Kaso nga lang, syempre, dahil bago pa lang to, medyo may mga technicalities pang na nangyayari. At isa pa sa mga inaanyayahan nga ni Wally, no?
sa nabanggit niya kanina sa sugod bahay ay or sugod kapatid, sugod mga kapatid. Eh si Barbie na sa katauhan ni Paolo Ballesteros ay isa rin sa mga pinagpipili ang maging first lady nga nitong si Mr. Mayor Jose Manalo. So, yun yung pull pack na aabangan natin this coming Saturday dahil talaga namang ano kaya ang magiging atake na naman ng EAT. Alam niyo po ba na ang kabilang kampo, ang fake Bulaga ngayon, nag-post na po sila doon po sa kanilang official Facebook account na naghahanap na sila ng panibagong creative assistant and creative crew. Kasi nga, diba, parang gusto nilang magkaroon ng malaking pagbabago sa noon time nila. Magkakaroon ng great, parang re-reformat po nila yung kanilang noon time show. Dahil syempre, sabi nga nila, in-extend po sila ng another 10 years. So, kailangan nila mag-isip ng bago. At according po dun sa kanilang legal counsel, gusto na daw di umano ng tape ng fake Bulaga na baguhin lahat. So, ang tanong nga na maraming mga legit Davercards, kung talagang gusto nilang baguhin lahat, dapat pati yung title nila, baguhin na din nila. So, yun po yung ilan sa mga kahilingan. Para at least, kung meron mang gustong manood sa kanila, ma-identify na talagang sila yun. Dahil even po yung EB Happy, pinagbabawal na rin ipagamit sa kanila, no? So, this coming Saturday, yun yung mga pull pack na talagang aabangan po natin dahil kaabang-abang nga, no? Yung kanilang magiging tema. At yun ay talaga namang aabangan ng maraming Pilipino yan. Alam natin yan dahil 100% po ang support na binibigay ng mga legit Davercards. Ngayon lang po nangyayari yan. Historical talaga yan na 100% binibigay po sa isang noon time show. Kaya naman narito ang ilan sa mga reaksyon ng ating mga legit Davercards, no? Sabi nila, aware naman pala ang halusos na interesado si MVP noon pa man sa TBJ. Bakit di nila inalagaan? Ang tindi pa naman ng loyalty ng tatlo na yan. Kung hindi nila tinrato ng ganun yung TBJ, hindi sana magkakaroon ng opportunity si MVP para makuha yung tatlong aces ng tape, which is TBJ. Kaya ngayon, ang tape ay nga. True. Dapat po naging aware sila na talagang very marketable pa rin ang TBJ kahit dun sa ganong edad nila. Talagang meron pa rin talagang kukuha at tatanggap sa kanila. Yun yung hindi nila nakita. Kaya medyo nga talaga sila sa pangkasalukuyan. And according to Leia Perez, 1928, paano mangyayari na kasama niya yung ama niya noong panahon na yun? Nakakulong ang ama niya noong panahon na yun, 10 years ago. Yun nga yung tinatawag na medyo may mga loopholes dun po sa mga statement netong si Romeo si Romeo Bullet Halosos. Talagang sinasabing certified talaga na parang lahat ng sinasabi niya ay hindi nagmamatch dun sa history. Kaya nga talagang totoo yung sinasabi ni Tito Sen na niloloko daw di umano nito ang sambayan ng Pilipino. Sabi naman po ng isa sa mga legit lover god si Maria Victoria Domingo, medyo mahaba-haba sinabi niya. Yun naman pala, may offer sa kanila si MVP at tinanggihan nila dahil may utang na loob sila sa GMA. Di sana inalagaan nila ang mga talents na end stop nila dahil kumbaga sa isang bagay, valuable sila o asset sila, di liability, kasi may isang bigating businessman interesado sa kanila dahil kung wala silang halaga, hindi magsusugal ang isang MVP sa taong wala ng pakinabang. Kaya, malaking pagkakamali talaga ang ginawa ng mga Halosos family sa TBJ, Davercards host, and staff. Tapos, dahilan pa nila, magdagdag bawas sila ng host kasi mahina ang rating. Kung mahina ang rating, bakit umabot sa 20 plus ang ads ba? Commercial break, tapos di pa maganda ang ginawa nila sa kanila, mga legit hosts. So ngayon, kanino ang huling halakhak? Kahit pa mapunta sa inyo ang Eat Bulaga title, kahit ilang years pa kayo bigyan ng rights para dito, wala ding saysay. Dahil alam ng buong mundo kung sino ang Eat Bulaga sa isip ng mga yun. So, medyo mababa yung kanyang statement, which is, this is real talk, no? Tama naman yung scale. Pinili ko po talaga tong comments na to. Ito pong sa loobin ni Ma'am si Maria Victoria Domingo. Dahil nandito na lahat in totality. Sabi niya, ahanin mo ang name at years ng contract kung konti lang ang sponsors ng show mo. Mamamatay din yan. Very true. Ayan po talaga ang kalakaran ng mga noontime. Kung wala kang ads, anong kikitain mo, diba? Yun po ang realidad.
So kayo po, baka meron po kayong saloobin, pwede kayo mag-comment sa comment section para mapili natin yan.